Oras alas 12:36. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Lunes, May 1, 2023. At narito na ang mga balita na dapat yung abangan ngayong tanghali. 28 survivor ng lumubog na yate sa karagatang sakop ng Tubataha Reef nakatakdang dumating mamayang hapon sa lungsod. Philippine Navy at Philippine Coast Guard lagi na daw magsasama sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Headlines. Representative ng US government binisita ang mangrove forest sa Sabang. Headlines. Sa police report, mga biktima ng nangyaring aksidente sa Barangay Santa Lucia kahapon magsasampa ng kaso sa driver. Isa pang biktima na kasalukuyang nasa ospital, critical ang lagay. At ang isa pang aksidente kahapon sa Barangay Irawan, driver nakatulog. Headlines. Sa showbiz balita, mga celebrities dagsa pa rin sa Palawan. Headlines. Sa balitang Good Vibes, City Nickel Mines and Development Corporation lumahok sa Municipal Fire Olympics sa bayan ng Nara. Headlines. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Tagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR.
apat na pong minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita na katakdang dumating mamayang alas 4 ng hapon sa lungsod ng Puerto Princesa ang 28 survivor ng yate na MY Dreamkeeper na lumubog sa Tubatahar Reef kahapon. Sakay ang 28 ng barko ng Coast Guard na BRP Melchora Aquino habang nagpapatuloy naman ang search and rescue operation sa apat pang nawawalang divers sa Tubataha. Ayon sa tagapagsalita ng Western Command, si Commander Ariel Coloma, tumulong na rin ang US sa paghahanap sa apat pang nawawala na divers. Kagabi ay nagpalipad ang US ng kanilang P-8 Poseidon at kaninang umaga ay ang V-22 Osprey para sa aerial search, pero bigo pa rin makita ang apat na divers. Dahil sa masama ang panahon ngayong araw, itinigil muna ng US ang aerial search ng V-22 Osprey, pero kapag bumuti na daw ang panahon ay muling lilipad para magsagawa ng aerial search. Tinatayang nasa 5,000 feet ang lalim ng pinaglubugan ng yate. Balita Uno with DYPR. Sa iba pang balita, Philippine Navy at Philippine Coast Guard lagi na daw magsasama sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea para magbantay at hindi para magyera. Ang detalye na balita, atid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Kung nasaan ang barko ng Philippine Coast Guard ay naandun din daw ang barko ng Philippine Navy. Kaya ayon kay Captain Dennis Labay, Philippine Coast Guard, Palawan District Commander at Commodore Alan Javiera, Naval Forces West Commander na ginadala ng Westcom sa arampangan sa Kapitilyo para pumarap sa media. Tulad ng utos sa kanila, ang magbantay at yakina na walang isusuko na anumang nasasakupan sa West Philippine Sea at ito mano ang kalanggang gumandaan at walang plano ang gobyerno na makapagdigma sa anumang bansa na may claim sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Captain Labay at Commodore Javier, ang ideya nila ay sila ang mag-challenge sa pagtataboy sa mga barko ng China sa nasasakupan ng Pilipinas at ang nangyari na karaan na enkwentro sa pagitan nila ng China ay bahagi ng pagpapakita ng sovereign rights sa bansa sa West Philippine Sea at kung kailangan nilang dalasan pa ang pagpapatrolya ay gagawin niya para maibuboy ang mga barko ng China sa nasasakupan ng Pilipinas. Mananatili na rin umano ang pagkakaroon ng Philippine Navy ship sa West Philippine Sea dahil sa pagpuprotekta ng sovereign rights at sa exclusive economic zone ng bansa. Magpapatuloy umano ang pagtaboy niya sa West Philippine Sea ng mga barko ng China na papasok sa nasasakupan ng Pilipinas at handa uli nilang silang masipag-challenge sa mga ito kung kinakailangan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niya. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa iba pang balita, binisita ng representante mula sa US government ang Sabang Mangrove Forest sa Puerto Princesa City upang malaman kung paano nakakatulong ang US government sa local communities na mabago ang natural resource management at mapataas ang kaalaman sa biodiversity conservation sa mga protected areas sa Pilipinas. Ang mga bumisita sa Sabang Mangrove Forest ay sina US Senate Foreign Relations Committee Professional Staff Member Joan O'Donnell Condon, U.S. Senate Foreign Relations Committee Senior Policy Analyst Claire Feigel, at si USAID Democracy, Rights and Governance Team Lead Muhammad Dansoko. Nakipagkita ang mga ito sa Community-Based Sustainable Tourism Organization na sinusuportahan ng USAID. Ang USAID ay nagbigay ng 500,000 grants sa organisasyon para sa rehabilitasyon at panunumbalik ng Sabang Mangrove Forest na matinding naapektuhan ng Super Typhoon Odette noong December 2021. Nagsagawa din ng USAID ng mangrove at beach forest training para sa mga miyembro ng organisasyon. Tinuruan nila ang mga ito kung paano ang tamang pagtanim at pag-identify ng mangrove species, kailan ang tamang panahon para magtanim ng mangrove base sa tidal calendar at paano ang paggawa ng mga rehabilitasyon plan para sa mangrove forest. Balita Uno with DYPR. 15 minuto bago mag-alauna ng hapon ang iba pang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Alam.
Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, maaari nang magparehistro para sa 41st Annual General Assembly Meeting ng Paleco sa darating na May 20. Punta lamang sa pinakamalapit na opisina ng Paleco at magdala ng isang valid ID. Maaari ring gawin ito online. Punta na sa tinyurl.com/mcoportal at mag-login gamit ang iyong account number at meter number. Kinakailangan lamang mag-upload ng larawan ng iyong valid ID at selfie kasama ang parehong ID at i-click ang register button. Maghintay lamang ng isang araw upang ma-validate ang iyong registration. Kapag ikaw ay validated na, siguraduhin kumuha ng screenshot ng status ng iyong registration kasama ang iyong raffle number at validation code para sa eleksyon ng audit at election committee sa mismong araw ng agam. Kung nais mo pa ring dumalo sa face-to-face, ipakita ang nasabing screenshot upang makakuha ng 300 pesos na insentibo. Kung virtual naman ang iyong pagdalo sa agam, ang screenshot rin na ito ang magsisilbing patunay sakaling ikaw ay manalo sa raffle. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na, hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red Alingatong! Para balik sigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakaka-regulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule. FDA approved. Balita Uno with DYPR. Labing isang minuto bago mag-alauna ng hapon, sa iba pang detalye ng balita, nagsagawa ng Environment Monitoring and Evaluation System ang Palawan Council for Sustainable Development Staff, ICAN Monitoring and Evaluation Division sa Barangay Port Barton, San Vicente noong April 18 hanggang 21. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Barangay Port Barton Barangay Council kasama ang Port Barton Marine Protected Area Council. Ilan sa isinagawa ng PCSDS-EMED ang maritime or marine litter at macroplastic assessment, coastal integrity beach profiling, seagrass assessment, landscape assessment protocol at water quality monitoring para malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng ecosystem sa lugar. Ang mga water quality monitoring na ito ay isinagawa ng PCSD sa gitna ng pangamba ng mataas na presensya ng coliform bacteria sa Port Barton na nagbigay pansin sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente doon. Ang resulta ng ginawang water monitoring ay ipapaalam agad sa LGU San Vicente at isasama din sa report ng State of Environment of Palawan na inilalathala kada 5 taon. Balita Uno with DYPR. Police report.
Sa ating police report, mga biktima ng nangyaring aksidente kahapon sa Barangay Santa Lucia, magsasampa ng kaso sa driver. 3 sa 6 na nakakonfine sa hospital, critical ngayon ang lagay. At isa pang aksidente kahapon sa Barangay Irawan, ang driver nakatulog kaya na aksidente. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzar. Police report. Critical ang lagay ng 3 sa 6 na nakaligtas sa vehicular accident kahapon sa Barangay Santa Lucia Highway at parehong naka-confine na sa hospital ang 6 na nakaligtas sa aksidente. Ayon kay Police Lieutenant Mark Palacio, lahat ng 9 na pasahero ay magsasampa ng kaso sa driver ng reckless imprudence resulting to serious physical injuries and homicide. Nakilala na rin ang 4 na nasawi sa aksidente pero ayaw nang ibigay ng PNP sa pamilya na lamang daw kunin para mula sa kanila kung payag ang maito na pangalanan ang mga ito. Samantala, sa isa pang shuttle van vehicular accident sa bahagi naman ng Barangay Irawan National Highway kahapon ng alas 2:30 ng hapon, ayon sa pasahero nito, naka-idlip sa pagmamaneho ang driver na si Steve John Agustin, 40 anyos binata, na residente ng Cervantes Road, Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Kaya nang sumigaw ang pasahero na poste ay nagising ang driver at nabawi pa ito ang sasakyan para hindi matumbok ang poste ng paliko. Pero tumama pa rin ang kanang bahagi ng van sa poste dahilan para magtamo ng sugat sa ulo ang nakaupo sa likurang bahagi ng van na agad naman na isugod sa ospitala. Galing ang van sa bayan ng Batarasa at malapit na ito sa Terminal 01 ng magarapang aksidente. Ang sakay nitong pasahero ay, ay 11. Ang mga ito ay sina Noemi Kate Binit, 27 anyos, Romel Paubaer, 33 anyos, Gretchen Paubaer, 32 anyos, Glossy Tabangay, 61 anyos, Paula May Ciudada, 27 anyos, Ralph Noel Navarro, 26 anyos, at Julie Julkitle, empleyado ng Philippine Coconut Authority, Maricel Natividad, 41 anyos, Mariam Gutierrez, Jocelyn Tionlok at Jairus Ilaw, 28 anyos na empleyado naman ng Philippine Business for Philippine Social Progress. Walang nasawi sa ikalawang vehicular accident kahapon at nasa custody na ng police station ang driver at sasakyan nito. Romy Luzares para sa DWPR, ang una sa puso ng mga panaway. Police report. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa iba pang balita, Barangay Mandaragat nagsulong ng ordinansa sa City Council sa pag-regulate ng paggamit ng video okay sa kanilang barangay. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Gustong i-regulate ng pamuna ng Barangay Mandaragat ang paggamit ng video okay sa kanilang masasangkupan. Kaya nagsulong ito ng ordinansa na itinasa sa City Council para sa abrogal nito. Layunin ng pamunuan ng Barangay Mandaragat na sa tamang oras lang dapat nag-video okay sa kanilang masasangkupan at hindi kung anong oras gustuhin ng mga residente para hindi makaperwisyo sa mga nagpapahingi na at mga nag-aaral. Bagamat wala pang ilegal na oras kung kailan lang dapat sa nag-video okay na tatalakayin pa sa Committee on Peace and Order and Public Safety ng Sangguniang Panlungsod. Inaasahan naman na agad ito ng pag-usapan sa nasabing committee nitong nakaraang linggo. Matapos na ito ay may sama sa agenda ng City Council ng nakaraang sesyon at maring ma-report ng committee chairman sa kanilang sesyon bukas. Kapag naaprubahan ang panukalang ordinansa ay magtatakda ng penalty ang barangay na natang lalabag sa batas nito. Kasama dito ang paggamit ng anumang tugtog gamit ang malalakas na amplifier. Romy Luzares para sa DWPR, ang una sa puso ng mga panaway niya. Balita Uno with DYPR. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, Lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan.
Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, mga celebrities dagsa pa din sa Palawan. Ang Showbiz Balita, hatid ng Showbiz Insider Joel Contrivilla. Showbiz Balita. Back-to-back sightings ang mga celebrities sa sports at sa showbiz dito sa Palawan. Nauna na dyan ang Team Kramer ng mag-asawang Cheska at Dog Kramer na spotted sa Puerto Princesa at nag-enjoy sa kanilang unang bakasyon dito sa lungsod. Ang mag-asawang Isay Alvarez naman at Robert Senya ay nasa lungsod last week. Bahagi naman sila ng workshop na isinagawa ng Cultural Center of the Philippines sa Kapitolyo. Nasa San Vicente rin ang aktresa si Maxine Magalona na super enjoy sa bakasyon. Nasa bahay naman ng Taytay ang mga Pinoy billiard legends na sina Django Bustamante at Efren Bata Reyes na naglaro ng billiard bilang bahagi ng kanilang pasinggatan festival sa Taytay. Joel Contrivilla, Pars DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyong. Showbiz Balita, balitang good vibes. Sa ating balitang good vibes naman, nagpaabot ng suporta ang City Nickel Mines and Development Corporation sa ginanap na Clustered Municipal Fire Olympics na isinagawa sa San Isidro Elementary School sa Barangay Bato-Bato sa Bayan ng Nara. Nagpakita ng liksi at galing ang mga kinatawan ng 11 barangay ng Nara na una nang isinagawa ang Clustered Municipal Fire Olympics sa iba't ibang parte ng bayan kung saan ang nanalong or mananalong barangay ay lalaban muli sa finals na gaganapin sa
Dara Sports Complex sa darating na May 8. Naghatid ang kumpanya ng karagdagang tanghalian para sa mga kalahok ng 11 barangay bilang pagpapakita ng suporta. Isa din sa mga naging kalahok sa Nara Fire Olympics ang mga kinatawan mula sa City Nickel Mines and Development Corporation. Ito ay bilang tugon sa kanilang naging imbitasyon at suporta na rin sa layunin ng Bureau of Fire Protection na mas mapataas ang antas ng kaalaman at kagalingan ng mga empleyado sa pagbibigay ng mabilis na aksyon sa mga insidente ng sunog na malapit sa kanilang lugar, lalo't higit sa mining communities. Balitang Good Vibes. Yan na po ang kabuuan ng mabalitang aming nakalap ngayong Lunes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang bukas. Balita Uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenja. Alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.